Inay. Inayos na eh. Masyado kasi masiba ito. Ayos. Ayos to. Konti nakaran. Pera na. Kayo lang eh. Kailan ba ako pumulto sa lakad? Oo, baka ngayon ako bumili yak, sa'yo. Yak, umuulo naman ang asang ito si Big Boy. Mukhang mahirap partihin ang perang to ah. Siguraday mong pare-pare partihan ah. Sigurado yun. Akong bahala sa inyo. Jimmy. Oh. Kapitan. Kayo pala, Kapitan. Oh, may para kay Kapitan. Kapitan. Parte niyo. Oh, dagdagan natin. Ito pa, Kapitan, no? Doon tayo sa pisito magpartihan. Gusto lang natin yung sulong ito, eh. Anong oras ka ba dumating kagabi? Hating gabi na eh, naghihintay pa ang asawa mo. Madaling araw na ho. Aba, bakit ka sumama sa akin eh? Sana natulog ka na lamang. Eh, baka tama rin kayo mag-jogging kung nag-iisa kayo. Yan pa naman ang bilin sa inyo ng doktor eh, yung mag-insayo. Sa makatwid eh, ikaw ngayon ang guardia civil ko para sundin ang utos ng doktor ko ha. Lumeng, yung kape namin. Sandali lang. O, andyan na pala yung magamay. Inay, lalabas ko muna ito. O, magkape muna kayo. Thank you. Siya nga pala, Dario. Tumawag si Morke. Pupunta daw siya dito. Bakit daw? Ewan ko. Basta sabihin daw sa'yo, importante. Nagkaroon na naman pala ng shootout kagabi. Aba, ikaw pala, Dario, napalaban na. At nag-iisa ka. Bakit ka naglalakad na nag-iisa? Delikado yun, ah. Ay. Daddy, Daddy! Daddy, yung mansanas ko po. Ha? Anong mansanas? Diba, you promise me? Hindi, meron. Nandiyan sa refrigerator. Halika, kunin natin. Sandali lang ito eh. Kukunin lang namin yung mansanas. Daddy, lang ang bigil pong mansanas? Aba, marami. Talaga po? Oo. Ay, marami po ba yan? Itatatlo lang po yan eh. Basta't marami yan. At ang mahal ng mansanas ah. Oo. Daddy, eh bukas po, ano pong bibili sa akin? Bibili? Abay, ubusin muna itong mga mansanas bago tayo bumili ng iba. Eh, para nga po bukas yan eh. Ang takaw mo naman. Talaga po, kung mabibiling naman. Kung sa bagay. O, anong gusto mong bibiling ko para sa'yo bukas? Gusto ko po, bilingin sa akin bukas. Ubas.
Ubas? Mm-mm. Aba, masyado kaya itong magastos. Talaga? O sige, ubusin mo na muna yan at saka natin pag-usapan ng ubas. O teka, 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 yung bayad. Lolo, lolo, share tayo. Talaga? Opo. Ang bait ng apo ko. Basta sa iyo yan. Next time na lang, ha? Yan ang hirap siyo. Pag nasuhulang ka na, wala ka nang kilala kundi lolo mo. Naku, inggit lamang siya, no? Opo. Sige, kagatin mo na. Ikaw naman parang bago ng bago sa anak mo. Eh, makalolo yan eh. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa lahat ng biyayang pinagkakaloob niya sa amin. Tulungan po ninyo kaming maging higit na lalong karapat dapat sa inyong pagmamahal. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ma, handa na ba yung kakailanganin natin sa Linggo? Oo, napagsabihan na namin ni Inay ang lahat ng mga kamag-anak natin at mga kaibigan ni Itay. Biro niya, sa darating na Lunes, mababago ng schedule ko. Hindi ko na kailangan mag-report pa for duty. Pero ngayon pa lamang eh, parang naninibago na ako. Para bang ayaw ko nang mag-retire. Pero sa ayaw ko at sa gusto, kailangan ko na mag-retiro. Luis, 40 taong ka na sa serbisyo. Karapatan mo lang naman ang mag-enjoy. Bakit, Luming? Enjoy naman ako sa pagiging pulis, ha? Ang problema ko ngayon eh, anong gagawin ko pagkatapos na mahiwalay ako sa departamento? Eh, bakit hindi kayo magbakasyon ng United States? Kinalarit kay Viola. Kung sa bagay, ariglado na ang papeles namin ng inay mo. Pati yung plane ticket na ipadala na ng kapatid mo. Pati pocket money. Eh, kung ako lamang ang masusunod eh, malaking gastos yung punta namin sa Amerika. Dapat, itabi na lamang ni Viola ang perang ipapadala niya para sa kinabukasan ng kanyang anak. Inay naman, kasiyahan ni Lalarit Viola ang makapiling kayo ni Itay sa States. Pagbigyan niyo na sila. Oh, bakit ka umiiyak, Jenny? Kasi po, alis na po ang lolo ko eh. Hindi na po siya babalik. Hindi. Lolo? Oo, sandaling-sandali lamang kami doon. Babalik kami kaagad. Sige, kain na. Huwag ka nang umiyak. Paano po pag nagustuhan niyo dun sa States? Kasi po, sabi po nila, marami daw po masasarap na pagkain dun. Kahit na, basta't magbabalik ako agad. Alam mo ba kung bakit? Dahil malamig doon. Siguradong hindi ako tatagal. Dahil sasakit ang aking rayuma. At pagbabalik ko, magdadala ako ng maraming masanas. At saka walking doll. Gusto mo yun? Oo po, lolo. I promise. Alaya, kain na. Limang kaban pa kung kailangan nyo. Ah, oho. Okay sa lolo. Limang kaban pa? O, siya, sige. Makabait kaya nyo, di pa dideliver ko ngayong hapon. Oho. Siya, sige. Ano gusto mo pa sa lubong ko? Morpe. Good morning, sir. Liga, mag-almusal ka muna. Hindi na ako, katatapos ko lang. Meron ka daw importante yung sasabihin sa akin. Gusto ko lang ibalita sa inyo na na-appoint kayo sa pagka-major. Congratulations, sir. Huwag mo muna akong kamayan. Balita pa lang yun eh. Dario! Huwag ka munang maingay. May atid mo ba ako? Kukunin ko lang yung mga gamit ko. Tinyente, anong balita? Wala ho, dati rin ho. Mukhang may lakad kayo ha? Wala ho. Kaano ko kayo mamaya, Itay? Salamat. Mag-ingat ka, Dario. Kayo rin, Itay. Maganda umaga, Kabo. Ang aga mo ngayon, ha? Para makarami. Mabuti. Pero huwag mo sanang pababayaan ang pag-aaral mo. Hindi po. Pagkatapos nga nito, mag-aaral na ako. Sige. Para makarami ka.
Oh, Alipiling. Magandang umaga ho, Kabo. Kailangan din naman namin, siyempre, kumita. Kumita, sa kunting pulutan, gusto nyo lumama kagad. Abi, kung ganyan, kasara na kami. Eh! Halika nga rin pa, bruha ka! Mapalis naman yung katinda nyo dito, eh. Marami ka pa sinasabing matanda ka. Ano marami sinasabi? Ikaw nga ito, eh. Sobra kayo. Ikaw, ah. Ano ba nangyayari dito? Kumain ho sila, ayaw ho magbayad. Bakit naman ganun? Sino ka ba? Ba't ka nakikialam? Pulis ako. Huwag mo nilabas yung badge mo. Meron din ako niyan. Saka huwag mo kami tatakutin sa baril mo. Walang pulis-pulis sa amin dito. Ah, ganun, ha? Kabo, may gulo doon. Saan? Doon ha. Tayo na. Sorry po, Kabo. Sir. Good morning, Major. Good morning. Congratulations, sir. Si Reyes naman eh. Blowout naman dyan, Major. Anong blowout? Maraming pang butas na lulusutan yan. Eh, kumabara. Sigurado na yun, sir. Saka pa, Morpe, ha? Sige, sir. May lalakarin na kami ni Diaz, eh. O, sige. Saka na lang yung blowout, ha? Yes, sir. Darating, sir. Good morning, Major Dario C. Santiago. Sir, meron kaming regalo para sa inyo. Pati pa naman ikaw, Timbol, eh. Kasama dyan. Eh, baka sakali. Nevertheless, thank you. Siya nga pala, sir. Pinapatawag ko kayo ni Major Rigor. As soon as possible daw. Oo. Oh. Alimpiling, kumusta ang benta? Alimpiling, patumal na ako. Hindi. O sige, pagka nakabenta ka, babayaran mo. Oo. Siya nga pala, Kabo, mga ilang araw na lang, hindi ko na kayo makikita dahil magre-retiro na kayo. Oo nga eh. Kung kailan pa naman mag-aana ang trabaho nyo dahil may stoplight na, saka pa kayo mawawala. Eh, nung araw nga eh, nandun ako sa gitna. Dalaga ka pa noon eh. O sige, pagbilan mo ako ng candy. Eto, ay, ginabayaran. Wag na. Sige na. Eh, konting tubo lamang eh. Yan lang. Talagang itong mga jeepney drivers ang titigas ng ulo. Oh, Laloma, Laloma! Laloma, Laloma! Alis na! Oh, Laloma, Laloma! Laloma, alis na! Ano, ikaw na naman. Pangalawang beses na kitang pinatawad dahil ayaw kong mabawasan ang konting kinikita mo. Pero napakatigas ang ulo mo. Akin na yung lisensya mo. Ano ito? Suhol? Gusto mo madagdagan ang kaso mo? Ano bang gusto mo palabas ni Santiago? That you're some kind of a superhero? Na hindi mo kailangan ng mga kasamahan mo, pulis? Na kaya mo lipulin lahat ng masamang loob? Who the hell do you think you are? Hindi naman sa ganun, sir. Nung nakatanggap ako ng tip, naroon na ang grupo. Hindi na ako makapagintay ng tao. Sir, nandiyan naman si report ko ang request kong backup bago ko lumuso ba? Huwag ka na magpalusot. Kilala kita, Santiago. Matakaw ka sa publicity at mahilig ka magpasiklab. I respectfully deny that, Major. And I repeat it. You are nothing but a publicity hungry and a lousy fucking cop. Darin na sa inyo ang report ko sa encounter kagabi, sir. Mari na ba ako magtrabaho? Hello? Yes, sir. Thank you.
Sorrento, ba't napadaan kayo? Alam nyo, napagkasundo ng mga bata. Nabigyan kayo ng party bago kayo magretiro. Bakit nag-abala pa kayo? Hindi pag-abala yan, Kabo. Basta't ikaw all the time. Sa makaluan na yan. Huwag mo kalilimutan. Oh, sige. Salamat. Kero. Major! Pambihira ka naman, Dario. Ako pang iyong ama, ang huling nakalam. Abay, balitang balita sa buong headquarters ang pagka-promote mo sa pagiging major. Itay, appointment pa lang naman yan. Bakit? Meron pa bang ibang dahilan para hindi ma-aprobahan yan? O ito, para sa'yo, buksan mo. Matagal ko nang pinag-ipunan yan. At pinaghandaan na maging regalo ko sa iyo pagdating ng araw na ikaw ay isang ng major. Itay, masyado namang mamahaling klaseng baril yan. You deserve it, son. Wala ka ng marami sinasabi. Sige, subukan mo. Get the feel of it. Loaded na yan. Sige na! Sir, si Corporal Santiago nasa vicinity ng Tayuman at Lumente. Takaga. Tumawag ang barap. Yes, sir. Doon na kayong dalawa. Thank you.
Anong gagawin natin? Matutodas tayong lahat dito. Buti pa, sumuuna tayo. Oo nga. Tayo na. Sir! Hindi nagbabago po sa inyo. Kulang pa nga sa practice eh. Makabalik na nga sa headquarters. Lumalakas ang hangin eh. Sa akin pagbiritiro. Akalain mo. 40 taon na pala ang nakararaan. Abay, nung bago pa lang tayo sa serbisyo. Hindi pa ganito ang restaurant to. Hindi ba, Kabo? Tama. At madalas tayo sa Carbajal at sa Juanam. Sa Antigua? Tama. At saka noon, may 10 piso tayo, bundat na tayong lahat. Hindi kagaya ngayon, baka yung 1,000 mo eh, kulangin pa eh. Ano yun, Kabo? Biruin mo, 120 lang ang sweldo natin noon. Marami na tayo nabibili. Kabo, kalimutan mo lahat ng mga gagastos dito, nagambaga na kami lahat. Maiba nga pala ako. Ano ba ang binabalak mong gawin pagkatapos mong magretiro? Ang gusto nga ng mga anak ko ay magbakasyon kami ng misis ko sa States. Dalawang hapon lang anak mo sa Amerika eh, no? Oo. Katunayan nga eh, nagpadala na ng plane ticket. Kaya wala nang pagkaurong. Pero, bago ako magretiro, meron akong isang bagay na gustong ituwid. Isang bagay na bumabagabag sa aking isip. 40 taon akong nasa serbisyo na wala akong pinakaingatan kung hindi ang aking pangalan. Pero nagkaroon ng batik na gusto kong malis. Napansin doon ah. Atras. Sir, kayo pala. Eh, ano ho ba yung... Kabo. Kabo. Ah. Nandiyan na yung sundo mo. Dumaan na yung kotse. Nandiyan na yung Guardia Civil ko. Naku, ang hitpit niyan. O paano mga kasama? Mauna na ako sa inyo. Maupo muna kayo. Bakit hindi natin imbitahin si Major para makasama naman natin dito? O nga naman. Hindi papasok yon. Alam niyang para sa atin lamang ito eh. O paano mga kasama? Mauna na ako sa inyo ha. Good luck. Thank you. And good luck. Hanggang sa muli natin pagkikita. Thank you and good luck. O salamat. Okay, salamat ha. Salamat. Oh, sige. Happy trip. Oh, nandito ka na pala eh. Tayo na.
Luis, ano ba naman? Nag-aantay pagkain. Nandyan na. Oh, pagmasdanan ninyo ako mabuti. Ito na ang huling araw ko ng pagsusot ng uniforme. Bukas, nakasibilan na ako. Oh, Jenny, ikaw na muna mag-lead ng prayer, ha? Aba, opo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, salamat po sa binibigay niyo sa amin. Salamat din po na malapit na mag-retire ng lolo ko. Pwede niya na po ako ipasyal sa park at saka po sa Manila Zoo kahit po araw-araw. Thank you, Jesus. Ito ang araw na nilikha ng ating poong may kapal. Ikatutuwa natin at ikagagalak ang araw na ito ng ating Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ilan ba sakay ng kotse na humarang sa container van? Mga lima po. Lima? Hindi mo natityak? Natake po ako ng nervous eh. Kaya di ko po matiyak. Kuilan po sila. Doon ba sa mga litratong pinakita sa'yo eh? Wala ka ba nakikilala sa kanila nakasama sa umagaw sa container van? Wala po. Bakit? Nakatakip ba mga mukha nila? Hindi po. Hindi pala, de nakita mo mga mukha nila. Opo. Kung makikita mo sila uli, makikilala mo ba? Siguro po. Di mo matiyak? Hindi po. Bakit? Nabigla nga po ako eh. Sa loob na ilang minuto, naitak sila yung truck, pati yung mga kargamento. Paano ngayon yan, Kabo? Bukas ay alis na kayo. Baka naman pati ako, uli nung papalit sa inyo. Hindi naman siguro, matagal ka na rito eh. Kaya mo, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya. Sasabihin kong matagal ka na dito sa pwestong ito. Santiago? Gorda. Sir. Susundin ko lang yung tatay ko. Pag may umanap sa akin, itawag mo na sa akin si radio. Baka ipasyal ko pa siya. Yes, sir. O, Timbul. Anong ginagawa mo dyan? Para ka ng tuka ng ahas, ha? Cap, May problema ka ba? Kare-receive lang ho sa radio. Ang tatay nyo. Naksidente. Ito ang araw na nilikha ng ating poong may kapal. Ikatutuwa natin at ikagagalak ang araw na ito ng ating Panginoon. Amen. Yan na si Gusting. Boss, yari na. Ito yung gamit ko. Oh, to pera mo. Salamat, boss. Boss, pakikisuyo ko lang sa pamilya ko to. Pwede ba? Makakarating. Salamat to, boss. Sino magbabalik sa kanya sa loob? Ito na si Muta. Muta, yatid mo na si Gusting sa loob. Aglado, boss. Kaya na, kasap. Sige, paalam na kami. Ilang beses na ba natin nagamit yan si Gusting? Pangatlo na ito. Kung gayon, marami na siyang alam.
Paglating niya sa loob, payari mo na siya. Dating gawin, palabasin mo na yung mga kalaban niya sa loob ang yumari sa kanya. Ariglado. Nay, mga ilang buwan yung binabalak tumira kay na Viola. Ay naku, depende sa iyong itay. Pag nainip yun doon at hanapan natin si Jenny, ay bigla kaming uwi. Alam mo ba, pag mula nung ikinasal kami ng iyong itay, eh ngayon lang mag-aamerikana yun. Dapat yun namang isuot ito dahil malamig sa Amerika. Ayan na yata sila. Ang itay mo. Mahaba ho yung baba. Oo nga ho. Takayan niyo lang ho yung panga. Ano ho ang korte ng kanyang kilay? Manipis ho ng konti sa karaniwan. Oo. Ang kanyang mata? Singkit ho. Singkit na luwa. Kaya ang kanyang ilong? Matangos ba o? Pango ho. Ano pango? Pango ka pa rin eh. Matangos ho, medyo malaki lang ang butas ng ilong at nakatikwas. Tsaka ho, sa ilalim ng mata, medyo magaho. Ay, bagyon. Ang bibig? Ano ang korte ng kanyang bibig? Malaki nga ho ang labi. Ang kanyang tenga? Wala hong tenga eh. Pwede bang walang tenga yun? Kasi ho, mahaba ang buhok, hindi makita ang tenga, nakatakip. Ang kanyang buhok, unat ba o kulot? Kulot ho, mahaba. Hanggang saan ang haba? Hanggang batok ho. Yan o, ganyan o yan. Tama o yan. Sir, yan o ang mukha ng killer. Ayon sa description ng mga witness. Familiar sa akin ang mukha nun. Sir, nagtatanong ako sa mga informer. Para ma-pinpoint ko kung sino talaga. Iiwan mo na sa akin ang kopyang ito. Pakikita ko lang sa isang tao. Tal. Major. Kayo ko na. Ano ba ang atin? Kilala mo ba yan? Eh, medyo pamilyar sa akin ang mukha. Pero, hindi ko nakakatsyak. Gusto niyo, pagtatanong ko pa. Tatawag na lang ako sa inyo pag nakatsyak na ako.
Lord, sabi po nila, pag mabait daw po ang isang tao, makakapunta sa heaven. Ang bait-bait naman po ng lolo ko eh. Tiya ko po, kasama niyo siya ngayon dyan. Kaya po, kayo na lang bahala sa lolo ko ha. Tsaka po, bantayin niyo po siya. Tsaka po, huwag niyo po siya paulanan. Kasi po, madalas na po siya ngayon sipunin eh. Tsaka po, may hika pa siya. Tsaka po, mayroon pa siyang gayuma. Ay, yun nga pala pong gayuma. Tsaka po, huwag niyo po siyang papayagang magpuyat. Kasi po, masama daw po yun sa puso niya eh. Sabi ko nga po sa mami ko eh, padala lahat ang gamot ng lolo ko. Sabi naman po niya, hindi daw po pwede. Hindi po pala kaya din sa States. Magpapadala po ng package. Yung pong ginagawa ng mga tito at tita ko. Ang dami-dami pong laman. Ang dami-dami pong chocolates. Mga dilata po at saka po prutas. Saka po dogs para sa akin. Sige Lord, pakisabi niya lang po sa lolo ko na lalo kong magpapakabait. Para po pagdating ng araw, magsasama po kami dyan. Sige po, Lord. Thank you. Good night. Oh, baka umatas ka pa sa demanda mong to. Hindi, oh. Hindi ko na uiurong ang demanda ko. Oh, susumbahan mo to sa piskalya, ha? Oo. Oh. Good morning. Ah, sir. Kasama pala kayo sa station competition. Anong competition? Yun yung shooting competition natin. Sa Makalawa na ba yun? Eh, alam niyo sir, kayo na naman ni Major Igor ang llamado sa labanan. Ang laki na nga ng pustahan eh. Pati na sa headquarters. Hindi ba kasama ka ron? Oo nga sir. Magkita lang tayo ron. Yes sir. Okay, dalawa. Sumama kayo sa akin. Pati kayo, Mrs. Shooters! Commence firing! Corda. Two tens, three fives, one four. Rigor. All tens, four X's. Santiago. All tens, four X's. Captain Santiago, all tens, four X's. Major Igor, all tens, four X's. And now, ladies and gentlemen, we come to the next event, combat shooting. There are targets, four silhouette targets and one subject target. The shooter must hit the head of each silhouette target twice, and the head of each subject target four times within 8 seconds flat. Each shooter is entitled to three dry fires. Cap, ano raw patakaran? Kailangan daw tamaan yung ulo ng bawat target ng dalawang beses at yung ulo ng may hawak na hostage ng apat na beses.
sa loob ng 8 segundo. Eh, Cap, 6 lang ang bala ng revolver na ginagamit nila. Eh, di mag-i-reload. Mag-re-reload sa loob ng 8 segundo? Alam mo namang pambato natin yan, eh. Captain Santiago will shoot first. Captain Santiago, are you ready to fire? Major Rigor, take your position. Captain Santiago. Perfect score. Major Rigor.
You hit the hostage. Inay, natatakot ako nakita ko kay Dayo kahapon sa shooting range. Bakit? Anong nakita mo, Emma? Ang matinding galit sa kanyang mga mata habang pinaputukan niya yung target. Para bang sa tatlo kong anak, si Dario lamang ang malapit sa kanyang ama. Siya nga lamang ang sumunod sa kanyang mga yapak bilang alagad ng batas. Kaya hindi nakakapagtaka kung magkimkiman siya ng matinding sama ng loob. Ang ikinatatakot ko, Inay, baka may magawa si Dario na maaari niyang pagsisihan sa bandang huli. Kilala ko si Dario, Emma. Kahit anong tindi ng kanyang galit, hindi siya mawawala sa kanyang sarili. Mananatili siyang tapat sa kanyang tungkulin, sa kanyang pagiging isang tao, kahit na sa gitna ng mga kahayupan ng mga kriminal na nasa sagupan niya. Paano, Inay? Makikita niyo na rin ang Amerika sa makalawa. Bakit, Jenny? Ano na naman ba, Jenny? Bakit ba palagi ka nalang umiiyak at nagmumukmuk dito sa loob ng bahay? Bakit hindi ka lumabas at makipaglaro sa mga kaibigan mo tulad ng dati? Paano po kung mahabang laro? Wala na po na lolo. Tapos iiwala pa ako na lola. Kaya nga ba hindi ako makaalis-alis eh? Ayun, nauna na ang tito at tita mo sa States. Kaya mo, Jenny, hindi na aalis ang lola mo. Hindi na. Jenny, huwag kang maramo. Kailangan magbakasyon muna ng lola mo. Kung mahal mo ang lolo mo, mahal din siya ng lola mo. Masakit din para sa kanya yung nangyari sa lolo mo, kaya dapat lang mabago ang kanyang paligid. Lola, uwi kayo agad ah. Siyempre naman, uuwi ako kaagad-agad. Alam mo ba, Emma, ngayon pa lang, nararamdaman ko na talagang hindi ako tatagal sa Amerika. Babalik at babalik ako dito sa Pilipinas. Ano ba ito? Emma, i-cancel mo ang flight ko. 2 miligrama ka sa Ellie, sabihin mo sa kanila. Aalis ako pagkatapos ng anibersaryo ninyo ni Dario. Wala? Talagang hindi siya maaaring iwan. Hindi na alis ang lola ko. Hindi na. Nariyan ka pa pala, tenyente. Kayo pala, sir. Mabuting dumating kayo. Pupuntahan ko sana kayo talaga sa bahay niyo. Bakit? Kasi, sir, ang description ng killer ng tatay niyo, parehong-pareho sa description ni Augusto Rioso, alias Gusting Bambang. Ito, sir, ang pahit. Kaya lang, sir, meron akong problema. Ano yun? Sa kasalukuyan, ang Gusting Bambang na yan ay nakakulong sa loob ng munting lupa. Alam ko. Kung hindi ako nagkakamali, mga 3-4 na taon na nakakulong ang Gusting Bambang na yan. Mendoza, ako nagpasok sa kanya. Putol, saan ang punta natin? Baka kayo pala, tinyente. Pauwi na ho. Halika na, sumakay ka na. Ihatid na kita. Huwag na lang ho. Bahala pa kayo eh. Salamat na lang ho. Ito naman para yun lang. Tsaka may sasabihin ako sa'yo. Kanoon nyo pa. Sige ho. Thank you.
kumbinyente. Ba't dito tayo nagpunta? Anong gagawin natin dito? Wala, pakikita ko lang sa'yo kung saan ako nagtatapo ng basura. Sige, bumaba ka na. Baba ka na. Kumbinyente, bakit to? Dating inmate dito, si Gustin Malvar. Dating warden? Patay na si Gustin. Natagpuan ng kanyang bangkay kamakalawa ng umaga. May saksak sa tagiliran. Nakilala niyo na ba kung sino ang pumatay sa kanya? Hindi pa nga eh, pero tiyak na isa sa mga kaaway niya. Pinuno si Gustin ng isang gang dito sa loob. Napakaraming atraso. Kaya hindi nagpagtataka na mayari siya. Maaari ba namin makita ang bangkay ni Gusting? Hindi ko nga alam kung saan din lala ni Martires eh. Hiningi sa amin dito. Sino ang Martires? Siyang dating captain of the guards dito sa munting lupa. Retired na siya, pero marami pa rin siyang kakilala rito. Pati sa mga preso. Oo. Ako nga ang kumuha sa bangkay ni Gusting. Maaari ba namin malaman kung bakit? Naging houseboy ko si Gusting. Nung nasa serbisyo pa ako. Ano ba naman yung kung ipalibing ko siya? At yung sinasabi mo, na na-involve si Gusting sa patayan na yan, hindi ako naniniwala diyan. Bakit? Nasa loob ng munti si Gusting, nang patay ng pulis na yun. Paano mo natyak? Ako ang nagiging captain of the guard, kaya alam ko. Si Gusting Mangbang, ang tinuturo naman saksi sa pagpatay ng tatay ko. Tatay mo ang biktima? Kung gayon, wala kang karapatang makialam sa kasong ito, Major Santiago. Hindi naman siya nakikialam si Major. Sinamahan lang niya ako. Saan yung nilibing ang bangkay ni Gustin? Maaaring ipahukay namin siya. Huli na kayo. Abo na lamang ang natitira kay Gustin. Ipinakremate ko siya. Meron ba kayong clearance sa mga pinuno ng munting lupa para gawin yun? Imbisigasyon sa pagkamatay ni Gustin. It's a simple prison killing. Kaya walang masama ron. Teka muna, Major. Akala ko ba'y wala kang pakialam sa kaso ng tatay mo? Bakit ba marami kang tanong? Magtatanong ako hanggang gusto ko. Magkano ba sinisweldo mo nasa munti ka pa? Paano ka nakapagpatayo ng ganito kalaking bahay? Hindi kita sasagutin. At hindi mo ko mapipilit, Major. Bilang mga kriminal na nakaharap ko. Medosa, nagkaroon na ako ng kutob ng loob na nagsasabi sa akin kung sila'y nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Yung Martires na yan, natitiyak kong malaking kinalaman sa pagkamatay ng aking ama. Kung ganyan, sir, hahalukayin kong mabuti ang lahat ng suspect natin at susubaybayan ko sila. Sa gagawin mong paghalukay na yan, nasisiguro kong may mabubungkal kang hindi maganda amoy. Anong order niyo? Bigyan mo kami ng 5 beer muna, no? Samahan mo na rin ang pulutan. Sige. Bigyan mo na rin sila. Mendoza. Hindi ko gusto ang dating ng mga pumasok. Ilan sila, sir? 5. Sa gawing kanan mo. Alam mo na ang gagawin mo. Yes, sir.
na kasi yun, sir. Sir? Saan tayo magkita? Kasi na, bukas ng maga. Yes, sir. You are not supposed to have anything to do sa imbestigasyon ng pagkamatay ng iyong ama. Hindi ako nakikialam sa imbestigasyon, Major. Tumutulong lang ako sa paglulutas nito. Tumutulong? Huwag mo akong paikutan, Santiago. Bakit? Wala ka bang tiwala sa kakayahan ng kapwa ng pulis? Major, kung kayo nasa lugar ko, hindi ba kayo kikilos kahit paano man lamang? Para malaman nyo kung sinong utak sa pagkamatay ng sarili nyong ama? Don't give me that bullshit, Santiago. And I don't give a damn kung major ka na ngayon. I'm still the station commander here and I'll call the shots. Get the hell out of here. Bullshit ka rin. Baka maalis ka sa pwesto mo sa ginagawa mong pakikialam sa kaso ni Itay. Hindi ako pwedeng tumigil, Emma. Hanggat hindi ko natutuklasan kung sino talagang utak sa pagpatay kay Itay. Tanggalin nila ako sa pwesto kung gusto nila. Pasado naman ako sa bar. Pwede naman ako mag-isang notary publiko sakaling matanggal ako sa pagkapulis. At ano naman ang gagawin mo kung mag-practice ka na iyong profesyon? I-standby ka sa labas ng opisina ng gobyerno at bubulong-bulong ng panotaryo na kayo, panotaryo na kayo. Dario, hindi kita makita sa ganong papel. Boss, may checkpoint ha? Hoy, may mga papeles ba yan? Sana. Sige doon. Sandali! Sandali! Kumpleto naman papeles ko eh. Anong kumpleto? Sige! Sige na! Sige! Sali nyo na! Ayos na, boss. Tayo na, mga bata! Boss, paano yung dalawa? Boss, hindi mo pala napalitan yung plate number mo. Baka kumanta pa yan. Problema ba yan? Tuloy. Sir. Si Timbol. Meron siyang pinapalop, sir. Siya nga pala, sir. Tungkol dun sa informant si Putol.
ko. Bakit? Eh, kasi sir, meron tayong radio message tungkol kay Putol. Natagpo nung kanyang bangkay sa may Pasig River, malapit sa Delpan Bridge. Hello? Yes, please. Good morning, sir. Yes, sir. Right away, sir. That is Major Santiago. Mabuga. Panay ngayon ang hijacking na mga container vans nagkaling at patungo sa port area. Milyong-milyong piso ang nawawala dahil sa mga nakawala yan. At nag-receive ako ng mga reports na ilan sa mga kasama natin ang kasabwat sa mga hijacking na yan. I'm giving you a very confidential assignment, Major Santiago. Kilalanin mo kung sino-sino sa mga kasama natin ang kasangkot sa mga hijacking yan. You have to report to me directly. Tandaan mo, this is a very confidential assignment. Ikaw lang at ako ang nakakaalam nito. That's all, Major Santiago. Good luck. Thank you, sir. Okay, Major. Areglado. Si Major yun. Kailangan na naman niya ng mga tawa natin. Ah, Kunsa. Ano po lapangin namin dito? Labas mo alak. Napakaaga yatang inuman yan. Kailangan namin ng pampainit. Meron kaming pag-uusapan. Oh, eto na pala. At panay ang tira nila ngayon, ah? Bawat tira nila. Milyon agad. Akala ko naman, bariya-bariya lang mga laman ng container na yon. Eh, anong gagamitin natin? Tagaloob o tagalabas? Huwag naman lahat tagaloob. Gumamit din tayong tagalabas. Sa palagay mo kaya, eh, sino magagamit natin tagaloob? Meron na ako nakahanda para dyan. Sila Dupong. Ayos naman ang arrangement natin kay Major eh. Kapag kailangan nila ng tao, tatawag sila sa atin. At pagkatapos, meron naman tayong porsyento sa kikitain.
I want results by 1800 hours. Is that understood? Yes, sir. Santiago! Sir. Who the hell gave you the authority to intercept that container van? Nakatanggap ko ng impormasyon. Natitirahin yung container van na yun. Nakatanggap ka ng impormasyon? At hindi mo ipinalam sa akin para maaksyonan ko? Major Rigor. Talagang swapan ka, Santiago. Ubod ka ng siba sa credit. Major, maaari ba sa loob ng kwarto mo tayo mag-usap? Hindi. I'll talk to you wherever I please and whenever I please. Bakit? Nahihiya ka ba sa mga kapwa pulis at limati ka sa karangalan? Wala akong dapat ikaya. Kung may dapat mahiya, ay ikaw. Alam mo, Major, mula nung nalipat ako sa istasyon na ito, wala ka nang ginawa kundi paginitan ako eh. Bakit ba? Gusto bang malaman? I'll tell you. Unang-una, mayabang ka, Santiago. Ang akala mo siguro, ikaw ang pinakamagaling na pulis dito. At kung tinatarget mo itong pwesto ko, forget it. General na ako, nakapako ka pa rin dyan. Marami ka pang bigas sa kakainin. Hindi ako kumakain ng bigas, Major. Sinasain ko muna para maging kanin bago ko kainin. Ikaw, Major, palay pa lang kinakain mo na. Don't give me that crap! Alam mo, Santiago, anino mo palang pumapasok dito sa presinto? Kumukulo na ang dugo ko. Kapwa-tawad tayo, Major. Kapag nakikita kita, nasisira na araw ko. Shit! Shit ka rin. Major Santiago? Telephone. Ilang bagay akong gusto itanong sa kanya, Doktor. Kailan ba siya magkakamalay? Di natin masasabi, Major. Importanteng makausap ko siya. We'll inform you sa sandaling siya'y magkamalay. Orpe. Sir. Mayawang ka rito. Sandaling magkamalay. Tawagan mo ko. Yes, sir. Patrolman Major Villo, telephone call. Hello? Hello? Wala naman ah. Ko? Sige nga, antayin ko, Sarge. Thank you. Sige, miss. Salamat. Calling Major Santiago. Calling Major Santiago. Go ahead. Sir, kinasasabi mo ni Mendoza na si Tupong ay siya rin bilang ko sa Muntinlupa. At tumawag ko rito sa Tignan ng Orbe. Pwede raw bumalik kayo sa ospital at may nangyari kay Tupong.
Pagpasok ko ng nurse, patay na. Ah, Major! Hindi kaya ginagabi pagpasyal ninyo? Ah, walang anuman yan. Halika, uminom tayo. Hindi kami na pa rito para bumisita sa'yo. Ano kailangan nyo rito? Una, si Gusting Bambang. Ngayon naman si Dupong at dalawa pang mga kasamahan niyang hijackers. Silang lahat ay mga preso sa munti na na-involve sa mga krimen na nangyari sa labas ng bilangguan. At lahat sila ay nakasayin dito kay Montes. Pinagbibintangan mo ba akong kasabwat nila? Hindi lang pinagbibintangan. Tinitiyak ko sa inyong dalawa na magkakaroon ako ng sapat na katibayan para patunayan na kayong dalawang may utak sa paggamit ng mga preso. Major, mahihirapan kang patunayan yan. Tignan natin. Bakit kailangan pa? Isusunod kita. Major, mabuti pa wala nung si Montes. Kung gusto mo lumabas na buhay dito. Upakan na! Huwag matres. O yan, wala ka na masasabi sa akin, ha? Binili ko na yung bag na gusto mo. Thank you, Daddy. Ako, magpapalo ko nga itong gusto, eh. Ikaw naman, Dario. Kahit anong gusto mo, alak mo, binibili mo. Masyado mo na ispoin. Hindi naman ho, Inay. Eh, kaya nga pala, Inay, hintayin niyo ba ako sa maglabas yung busina, o kaya lang kayo taxi pa, eh. Ako, eh, di, matataxi na naman kami. Yeah, may tawag mo kayo sa telepono. Ay, Wante, kaya pala ha, sa linggo huwag kang mawawala ha. Anibersaryo nila Dario, at saka, pinita ko na rin. Linggo, eh may lakad ako eh. Pero pipilitin ko. Eh, sa ano bang, saan niyo ba gagawin? Saan pa, di sa Plaza Cafe. Plaza Cafe, sir. Sige, oh. Sige, sunod na ako. Ay, tatawag mo kayong taxi. Sige. Kala ko ba may lakad ka ngayon? Eh, hindi yung dumating yung kausap ko eh. Kaya nagtuloy na ako ito para ayusin yung lahat bago kayo dumating. Ikaw naman, ang balakap at hindi na. Wala akong ano ngayon. Ay, sino ang nasa? Dito na ako kayo, Mrs. Emma, dito ka na. Sir, dito na kayo. Ah, in-order ko na ako yung paborito yung ulam. Siya nga. Eh, paano mo nalaman kung anong paborito kong ulam? Ay naman, parang kapamilya na natin si Morte eh. Ah, wait up! Pakialis mo nga ito, tapos kunin mo ang drinks nila. So, ba't hindi ka pong mupo, Morte? Hindi na ako, sir. May kausap lang akong tao. Babalik ako kasi. Sige. Ay, Daddy! Iwanan ko yung pag nabigay mo sa akin eh. Kunin natin sa kotse. Mamaya mo na kunin yun. Hindi naman mawawala yun dun eh. Ay, ayoko. Daddy, likon na kunin na natin. Sige, kukunin ko. Ayoko. Gusto ko kasama ako. Sige. Hindi lang kami, Emma. Daddy.
Inay, anong sa'yo inyo? Ice tea ako. Si Major, pare. Kailangan magtrabaho na tayo ng... Sir. Sir. Nasaan si Major? Nasa ICU pa, sir. Si Mrs., kumusta? Nasa critical condition pa, sir. Ang utang ng babae. Mukha yatang matindi ang galit kay Major, ha? Sino kaya may kagagawan nito? Kung sino man siya, kailangan masolve ang kasong to. Nung una si Cabo. Ngayon buong pamilya. Pati na matanda. Mabuti lang, sir. Nailigtas ni Major yung bata. Sumusobra na yung mga hayop niya. Sir, nakikiramay ako sa nangyari. Pinalakad ko na lahat ng mga bata natin para malaman kung sino may kagagawa nito. Para ko na natitiyak na ang grupo ng mga hijackers ang nasa likod nito. O kaya yung mga may mga galit sa'yo. Timbol. Sir. Maaari bang iwan mo muna kami sandali? Yes, sir. Yan nga ang gumugulo sa aking isipan. Kanina nung tinitignan ko ng aking misis, hindi ko nga alam kung mapubuhay siya o hindi. Kung ano-ano ang pumasok sa aking isipan. Ang pagkamatay ni Dupong, yung nangyari sa Intramuros. At ngayon, yung nangyari sa aking pamilya. Anong ibig mo sabihin, Medyo? Sa lahat ng mga pangyayaring yun, naroon ka. Sandali lang, Major. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Dupong. Sinabi ko namang... Yung encounter sa mga hijackers, nalingon ng kita. Hindi ko alam kung nakatutok sa akin ang baril mo o hindi. Nagkakamali ka. Yung nangyari sa restaurant, bago sumabog. Aba, sir, kung hindi nga ako tinawag ni Gutierrez eh. Malamang na-disgrasya din ako. Yung pangayos ay pagkakatawag siya ni Gutierrez. Hindi maiwasan, hindi maginala siya yung tao. Teka nga, Major. Pinagbibintangan mo ba ako? Oo. Pero kilala kita, Murphy. Hindi mo kayang lahat ng yun. Dahil utak-ipis ka. Isa ka lang tumpong pinaiikot ng ibang tao. Huwag mo masyadong tawaran ang kakayahan ko. At lalong wag mo na akong pasakain pa. Ngayon, gusto mo rin lang malaman kung sinong utak. Sasabihin ko. Tutal yan na rin lang ang huling maririnig mo. Sino? Si Rigor. At siya rin ang nagpapatay sa tatay mo. Akala ko pa naman kaibigan kita, Murphy. Alam mo, Major, maraming namamatay sa akala. Ikaw itong utak-ipis eh. Akalain mong iwan mo rito ang baril mo. Kagaya ka rin ng tatay mo. Sobra kong magtiwala.
Ngayon lang kita hindi pinagkatiwalaan, Murphy. Ikaw ang nagkamali ng akala, Murphy. Sobra talaga lakas nyo. Sarado na ito, napabuksan nyo pa. Kahit anong lugar, kaya natin pabuksan. Sayang lang pagkapulis natin. Nasaan ba si Morphe? Siya itong may bird na siya pa itong wala. Mga akala niya, siya ang taya. Santiago! You son of a bitch! Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Papatayin kita, Rigor! Sige, tuloy mo! Nang mauna ka. Major, ano ba nangyayari? Kayo. Dun! Major, hindi naman tayo magkakatalo rito. Magkakaibigan tayo. Kaibigan? Yan din ang akala ko kay Morte. Major, kung ano man ang magitan sa inyong dalawa ni Teniente Morte, ibahin mo naman kami. Yan nga masama eh. Hindi na natin alam kung sino dapat magkatiwalaan. Mga pulis na nga tayo. Pero wala tayong tiwala sa isa't isa. Kaya wala nang taong naniniwala sa mga pulis. Dahil may mga taong tulad mo, Rigor! Pinapapatay mo ang kapwa mo, pulis! Pinapatay mo aking ama! Gusto mo pang ubusin ang pamilya namin? May bala ka pang maging general? You son of a bitch! Ewan ko kung anong mangyayari sa atin. Kung isang katulad mo, aso mo lang mamumuno sa ating pulisya! Kaya ngayon pa lang, ay tatapusin na kita. Major, mangalagad tayo ng batas. At may batas tayong dapat sundin. Batas? Ito batas. Nasa kamay ko. Major! Ang baril! Baba! Gagawin ng tatlong mata mo, ihulat puta ko! Sir! Run!
Thank you.